Yan na. Yun, tumatawa po. Wow. Ah, makinig muna kayo. Siya muna magsasalita. What's up mga sadikano? May bagong reaction video na naman tayo ngayong araw tungkol dito kay Francis Leo Marcos. Natawa pa siya nung siya'y hinuli ng NDI. At sasagutin niya lahat ng mga tanong ng mga media. Yung tatlong kaso na to, tapos yung kanyang pagkatao. Kung bakit Marcos ang kanyang pangalan. Panoorin natin guys. Ayan na, tumasok na siya. Yun, tumatawa po. Wow. Ah, makinig muna kayo. Siya muna magsasalita. Ang gulo nyo eh, ha? Yeah, siya muna magsalita. Makinig muna kayo. Tanong kayo ng tanong. Yun, pasalamat muna kay Sir Vic. Kaya naman pala nagpunta. Kasi may complaint siya. Yun. Paid account daw, Brad. Violation of RA. Nakalkal yung mga dati niyang kaso. Violation of RA 8050 is anti-authority law. No 2010 mo yan sa Baguio. Optometry. So kasi sinampahan ako ng Integrated Philippine Association of Optometrists or yung mga grupo ng mga optical clinics sa Baguio dahil wala silang sinita noong 2009 sapagkat ako po... Yun, namibigay niya siya ng libreng check-up sa mata tsaka sa lamin. At tuloy-tuloy kong ginagawa. Kaya siya kinasuhan ng mga... Pwede niyo kalkalin yung ano. Company nagtitinda ng salamin. Ayun. Itong previous Peña Blanca ayan. So sabi ko kay Sir Lorenzo, meron akong disease order. So kaya po ako nandito sa NDI ngayon para pagkumparehin. Kaya naman pala siya nandiyan eh. At saka yung warrant of arrest 2010, which is nagkaroon ng bias. So para hindi na ho ito magtagal, sabi ko sige, mag-bail na lang ako dito. Okay. Para matapos na to, wala namang problema. Yung pong violation of RA 8050, kaya po ako nawaran dyan dahil po sa pagmamahal ko sa yun. Mga Pilipino. Taon-taon ho, tatlong beses sa isang taon. Pagkakunita ako, nagbibigay po ako ng optimum eye care program sa lahat ng ating mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao, nakarating ko man ng Mindanao. Oh, kahit saan-saan siya pumupunta. Dulo ng Pilipinas. Ako po, para mambigay lang ng libreng check-up ng mata at salamin. Puro pagtulong lamang ho sa ating mga mamamayan. Isa lang ho at tinitingnan ko rito na talagang may tinamaan ho doon sa mayaman. Yun challenge. Sa mayaman challenge, may tinamaan daw doon. Kaya nagalit sa kanya. Yun. Yun guys, sabi nga niya, doon sa mayaman challenge na ginawa niya, may tinamaan doon. Panoorin natin guys kung ano yung mga kaso niya. Yung mga previous kaso pa niya, yung tatlong kaso niya, ito papaliwanag ulit ng NDI. Panoorin natin guys. That's the name given to us. Binubuksan na. In a booking ship by the Computer Crimes Division under Chief Vic Lorenzo. Today in Quezon City, Mr. Marcos was Mr. Francis Leo Marcos was arrested pursuant to a warrant of arrest issued by the Honorable Judge Aida Rangel Roque. The warrant is dated. May warrant of arrest yan. Anong date February 2018. February 2018 pa. Violation of Republic Act 8050 or the optometry law. Yes, sa optometry law. We have other holdings and we are verifying the holdings of the NBI as against his involvement in other activities. Dahil nga naman yung mga kumpanya na yun ay hindi kumita kasi namibigay siya ng libreng check-up ng mata, saka salamin, di ba? In 2006, the warrant issued for violation of the anti-human trafficking. Anti-human trafficking, 2006 naman itong kaso niya na ito. Qualified trafficking, so this is an unbailable warrant. Unbailable warrants daw yun. Unbailable warrant. Guys, titingnan nyo yan sa description below, guys. Ipo-post ko yan dyan. Also, there is a warrant. May pangatlo pa, guys. Violation of Republic Act 9262. 9262 naman. Exploitation, abuse, and violation of women. Yun, abuse daw on violation of women and children. This one is issued in Gapan. Sa Gapan naman ito, guys. Gapan City. Sa Gapan naman ito yung issue. Also, we are in the process of verifying the true identity. Saka yung true identity daw ni Francis Leo Marcos. He had been using kung ano ba talaga ang pangalan nito. Norman
Mangusin. Yun, kasi ang may pangalan siyang iba, guys. Mangusin. Si ano daw, Norman Mangusin. So hindi natin alam talaga kung anong totoong pangalan nito. Abangan nyo, guys, sasabihin niya talaga kung anong totoo. Francis Leo Marcos is assisted by his counsel, Attorney Bustido. Say something, sir. If accused Francis Leo would like to respond to the media. Yan, sasagot na siya, guys. First and for all, wala po akong kilalang tagagapan. Mm-hmm. Nabaysi ha, at hindi pa ako napupunta ng... Paano siya nakasuhan doon? So, hindi pala siya nakapunta. Natatandaan lang ho ako dyan na meron akong complaint at natagagapan na kinasuhan ho ako ng staffa, which is naglaban ho kami sa okay. Kofi. Nanalo ka naman pala eh, ba't ka pa kakasuhan mo? Baka sila rin ho yung... Or gagawa lang sila ulit ng... Yan. Yan po ay hindi po talaga ako tagagapan eh. Hindi po kinala ko si Hino nagsampan okay. Niya. Regarding naman po doon sa Republic Act 8050, yan po ay noong 2010. Okay. Noong ako po ay nanigay ng libreng optical... Yung nagay, sasagutin niya na yung mga tanong. Which is kasama ko po yung mga doktor na yan, ang nagdemanda po ay yung may mga may-ari ng optical clinic. Dahil wala ho silang kinikita, dahil ako po ay namimigay ng libreng... Logi sila kasi namimigay siya ng libreng check-up tsaka salamin. Ngayon po, dahil po yan taon-taon kong ginagawa yung optical mission na yan, at least 3 times a week, 3 times a year, pag kumikita po ako. Nung pong nag-humanitarian ako, the same thing sa General Santos somehow in 2014, hanggang Coronadal, hanggang South Cotabato, sinasampahan din ako ng the same group, yung Integrated Philippine Association of Optometrists. Okay. At yan po ay nakuhanan po ng visit order kay Judge Noel sa Jensa noong 2014. Ngayon, kaya po kanina, nung pumunta po sa akin si Chief Lorenzo, sabi ko, ako po isasama sa inyo at para liwanagin natin yung disease order ko at saka yung disease order ko at saka yung warrant of arrest ng violation of R-850. Now, yung isa pong warrant of arrest involving na human trafficking, yan po ay wala po akong nalalaman at hindi yun. Po alam. Wala po talaga akong nalalaman. Wala daw siyang pinalaman doon sa human trafficking. Legal na aktibidades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo involved kahit po hold dapat o kung ano man. Tayo po ay masipag. Masipag po tayo maghanap buhay. Masipag tayo magkawang. Ayun po. Yun lang po ang aking masasabi. The rest po ay sa akin. Sir, may isang tanong lang po kasi may binanggit si Sir Dagin na meron din po silang question sa identity. Sa identity naman ito, guys. Ano po ba talaga? Sir, ganito po kasimple yan eh. Ako po ay Marcos. Kung may problema po sa pagiging Marcos ko, tapat po nanay ko ang tanongin. Yun, tatanungin niyo yung nanay niya. Ano ang pangalan ko, kundi po ibinigay po sa akin. Tama, binigay na nga yung ina yan eh. Kahit sino naman tayo eh. Binigay ng ating ina ang ating mga pangalan. Sabi ko lang po, kung may question po regarding sa pagka-Marcos ko, yan po yung aking ina. Ako po na nagkaisip ng 1997, yan na po ang aking identity, yung Francis Leo Marcos ko na yan. Andyan po lahat ng mga passport ko, magmula nung kung kaluma-luma ang passport, dala-dala ko po yan. Ayun yung po, mga ebidensya sa passport case. So, sinuha po kayo ng effort para mag-identify po. At least may reklamo, magtotoo man. Opo. Ako po ay may complaint sa NBI po. Nag-email po ako sa kanya regarding po sa proliferation of those fake account. Na yung iba pa nga po, talaga sinasabi na ako daw po ay, nanghihingi po ng mga donation. Hindi po. Siya ngayon namimigay eh. Siya ngayon namimigay. At sabi ko, gusto ko magkaroon ng kasaysayan ng aking buhay. Kaya po, yung pong pera, at sagutin ko na rin ito, marami nagtatanong saan daw yung galing yung aking pera. Ako po'y nagbenta ng ari-arian ko na binana. Dito po sa binenta yung kanya mga ari-arian, guys, para pamigay lang sa mga tao. Binenta ko ng halagang 40 million, so medyo malaki lang po yun, yung 36 hectare na pinagpilan ko, at saka ng aking bahay. Siya pong aking inuubos na pinamimigay ko sa tao ba yan. Yun lamang po. Sir, for the record, hindi ko si Norman. Ah, hindi po. Hindi daw siya si Norman Mangusin. Sir Lavi, sir, ano pong mangyayari ngayon? Kasi available po yung galing po sa Baguio na warrant. Pero meron po kayong mga verified po ng mga warrant against Mr. Marcos. Ano siya po ba i-release? We will serve these warrants on this person. So basically, mag-detain siya, sir. Yes. Mag-detain daw siya, guys, for the meantime. And since we're not available po yung isang complaint, until such time po na umabot po ito sa... Until such time that the warrant is either revoked, lifted, or there is a post, like court order. Alright. By the issuing court of the... Chisikin pala yung isang warrant, guys. The, yung unavailable daw.
Available. Thank you, sir. Anything more? No. Ayun. Dito muna for security reasons, we will have to take care of that. That would all depend now with the chief. After consultation with us and the director, if we will be brought down to the jail. But we have some security concerns. Diditin lang nila muna guys si Francis Leo Marcos, pero hindi pa natin alam kung makukulong ba siya, kung ano bang gagawin sa kanya. So abangan na lang natin guys mga susunod na mga news. Sir Marcos, na ikaw ay madi-detain ngayon. Yan po ay hindi ko masasagot ngayon yan. Abogado ko na ako masasagot dyan. Yun, doon nagtatapos guys ang kanyang video. So doon natin nakakita na ang purpose pala nito ni Francis Leo Marcos is gusto lang niya tumulong sa kapwa nating Pilipino sa mga mahihirap. Tingnan mo, binibigay siya ng libreng check-up ng mata at salamin sa mga taong nangangailangan. Tapos doon sa panahon ng COVID naman, binibigay siya ng mga pagkain, binibigay siya ng mga bigas. Tuloy-tuloy na lang bigas pinamimigay sa mga tao, pero nandun pa rin yung mga taong may galit sa kanya kasi sinasaktan siguro sa sinabi niyang mayaman challenge. So guys, kayo na bahalang maghusga kung ano yung tunay na pagkatao nito ni Francis Leo Marcos. Sa dami niya natulungan ng mga tao at sa dami na rin ang kanyang pinamigay na pagkain, mga bigas, tunituloy na doon. So kayo na pong bahalang humusga sa kanya guys. At huwag niyo kalimutang i-like, i-subscribe at mag-comment sa ating videos guys. See you.